Narito na ang PTV Balita ngayon. Lubos na salamat ng pamilya Ramos sa mga nakiramay at nagbigay paggalang kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Sa ginanap na eulogy, sinabi ni Sam Ramos Jones, apo ni FDR, na hindi nila inaakala ang buhos ng suporta mula sa iba't ibang political at business leaders. Isa aniyang humbling experience ang pakikiisa ng iba't ibang sektor para alalahanin ang nagawa ng kanyang yumaong lolo. Patunay aniya ito na napagsilbihan ni FDR ang iba't ibang grupo para sa pagkakaisa ng bayan. Isang state funeral ang gaganapin ngayong araw para kay yumaong dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Mula Heritage Park, humingi tayo ng update kay Luisa Erispe live. Luisa? Man, ongoing na ngayon ang misa para nga sa state funeral para sa yumaong ang dating Pangulo na si Fidel Ramos. At sa ngayon ay nakaposisyon na rin ang mga honor guards dito sa labas para nga dun sa isasagawa ng mga departure o military honors para sa yumaong Pangulo. Alas 10 ng umaga, magsisimula ang departure ceremonies dito sa Heritage Park para sa inurnment ni dating Pangulong Ramos. Matapos naman ang misa, ilalabas na ng 6 na Philippine Army pallbearers ang bronze casket, laman ang urn at dadalhin na ito sa karo. Ang 6 na pallbearers ay mga non-commissioned officers na nakasuot ng service blouse bilang pagbibigay pugay sa yumaong Pangulo. Bago naman umalis, magkakaroon pa rin ang military honors at habang papunta ang karo roon, may mga sundalo at pulis na nakapila at sasaludo sa karo ng dating Pangulo. Nauna nang sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad na nasa 1,600 na mga kasundaluhan ang nakadeploy para lang sa military honors sa yumaong Pangulo. Dito yan sa Heritage Park at pati na rin sa libingan ng mga bayani. Ito anya ay upang ipakita ang pagbibigay pugay ng Philippine Army sa yumaong Pangulo na isa ring magiting na sundalo. Maan sa ngayon dito sa labas ng Heritage Park, doon kasi sa loob ay isinasagawa yung misa at dito naman sa labas, kung makikita mo sa aking likuran, ay nakaposisyon na ang military guards at sila ay nagre-rehearsal para nga sa paglalabas ng urn o ng casket ng yumaong Pangulo. At mamaya nga yan, sakto, alas 10 ng umaga, inaasahang magsisimula ang mga seremonya dito sa labas ng parke. At yan muna ang latest mula rito sa labas ng Heritage Park. Balik muna sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Samantala, humingi na tayo ng update sa labas ng Heritage Park. Naroon naman ang ating kasamang si Rod Lagusad. Rod? Maan, ilang mga supporters na ang nag-aabang dito sa labas ng Heritage Park dito sa may Taguig. Ito'y para makiramay sa pagpanaw ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Bago pa nakatakdang pag-alis ng urn ng dating Pangulong Fidel Ramos dito sa Heritage Park para sa isasagawang state funeral sa libingan ng mga bayani, ilang mga supporters na ang nagtungo at nag-aabang sa kasalukuyan sa labas ng Heritage Park. Pawang mga nakaputi ang mga ito para makiramay at makiisa sa libing ngayong araw. Narito ang kanilang mga naging payag para sa dating leader. Pamumuno ni Sir Fidel Ramos ay maganda. Kaya mahal na mahal namin si Presidente Fidel Ramos. Okay naman po siya. Maganda naman po yung bilang isang presidente. Okay naman po yung pamamalakad niya. Bago ang libing ngayong araw, limang araw ibinurol dito sa Heritage Park ang urn ng dating Pangulo kung saan nagkaroon din ng public viewing. Inaasahan na magsisimula ng alas 10 ng umaga ang departure honors dito sa Heritage Park bago dalhin ng urn ng Pangulo para ilibing sa libingan ng mga bayani. Maan sa kasalukuyan, makikita niyo sa aking likod ay nakahilera na o nag-aabang na ang mga supporters ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Samantala, dito naman no, may mga nakamando na sa trapiko pero sa kasalukuyan ay nananatiling normal at mabilis ang daloy ng trapiko dito sa may bahagi ng Bayani Road na siyang tapat ng Heritage Park. Maan?
Maraming salamat, Rod Lagusad. Para sa mga mamamahayag, ipinaglaban ni dating Pangulong Fidel Ramos ang demokrasya. Ganito, inilarawan na makagawad ng media ang dating Pangulo habang ipinaabot nila ang pagpupugay at respeto sa huling araw ng burol nito. Ayon sa kanila, masipag magtrabaho ang dating Pangulo na nagbigay ng katatagan at paglago ng ekonomiya ng bansa. Madali rin anilang lapitan ang dating Pangulo at pinapahalagahan ang press freedom. Marami ang humanga kay dating Pangulong Fidel Ramos bilang isang dating sundalo na gawa rin kasing ibango ng ekonomiya ng bansa mula sa dating pagiging sick man of Asia. Panoorin natin ang pag-alala ng ilan sa kanyang mga nagawa. Ako si Fidel Valdez Ramos. Ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko. Ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagsilbing Pangulo ng Pilipinas mula noong 1992 hanggang 1998. Si dating Pangulong Fidel V. Ramos ang tumulong noon na ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa dating pagiging sick man of Asia. Former President Fidel V. Ramos was the exemplar of a president which our country needs. Sinasabi niya is always that, serving the country is a great experience and it's a lofty activity for a Filipino. Dahil sa kanyang pamumuno, binansagan pa nga ang Pilipinas bilang susunod na Asia's rising tiger economy. Dating sundalo si FVR at may malaking kontribusyon sa katatagan ng Armed Forces of the Philippines. My recollection of him as a chief of staff, he was all around the Armed Forces visiting units and even the far-flung areas. Yun ang palagi niyang ginagawa, making sure that all AAP personnel are in high state of morale. He was the one who told us about needing the CPP and PA to come into play insofar as peace in this country is concerned. And if you will remember, siya ang nagpatahimik kay Nur Misuari. Sa larangan naman ng politika, pagkakaisa ang naging sandigan niya. Isa sa magandang pwedeng gayahin ng ating mga political leaders. Shed off the political colors when it comes to the for the good of the country or for the good of the people, most especially. At gumawa ng mga paraan para ibalik ang kakayahan at tiwala ng mga Pilipino sa bawat isa. Ang pinakamahalagang bagay na ating nagawa ay ang pagbalik sa bawat Pilipino ang ating pagtiwalang sa sarili, paniniwala sa ating kakayahan at pagtitiwala sa ating magandang kinabukasan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.